mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol! Ng gabi, Pilipinas, sa ulo ng mga nagbabagang balita, isang duro ang kasalukuyang nakaharap sa malaking iskandalo dahil sa umunitong kubra ng malaking porsyento sa pagbili ng mga aklat at iba pang kagamitan at mga kontrata na gawain sa para na kanyang pinagtuturuan. Alamin natin ang eksklusibong report ni Flonnie Abanilla. Salamat kasamang Sherilyn. Kasalukuyan nga akong nandito sa tahanan ni Teacher Ruby Dagle upang kunin ang kanyang panig sa isyong kanyang kinakaharap. Kung matatandaan natin, Mayo ng taon ito nang sumabog ang iskandalo kung saan sinasabing kumita ng 1 milyon si Teacher Ruby bilang mediating person sa mga kontrata ng paggawa ng infrastruktura at pagbili ng aklat ng paaralan. Ano pong masasabi niyo sa mga paratang na ibinabato sa inyo? Wala pong katotohanan yun, ma'am. Hindi ko po yun magagawa. Dahil tapat ako sa tungkulin bilang isang duro. Ano po ba ang katotohanan sa 1 milyong pumasok sa inyong account mula sa Magsaysay Publishing Company? Major investor po ako, kaya sa tuwing kumikita sila, pinapadala nila sa akin ang aking kabahagi. Naglabas po sa media ng mga kaukulang ebidensya laban sa inyo ang samahan ng mga magulang sa pangunguna ni Ginoong Ruel Chavez. Ano pong masasabi niyo ukol dito? No further comment na po, ma'am. Sa kotse ko na lang po akarapin lahat ng pinaparatang nila sa akin. Ayan nga, kasabang Sherilyn, ang kabuuan ng aking panayam kay Teacher Ruby kung saan marihini niyang pinabulaanan ang mga akusasyon sa kanya ng mga magulang. Pero patuloy pa rin ba siya sa pagtuturo ngayon? Naka-indefinite leave siya ngayon at hinihintay na matapos ang mga issue bago siya bumalik sa pagtuturo. Kasabang Sherilyn? Salamat, Flonnie. Sabi lang dako, isa na mga video ng duro na nag-online signing ang nag-viral at nagigiliwa ng mga netizen. Ating tuhayan sa muling pagbabalik ni Flonnie. Isang video ng guro na nag-online selling ang viral at kinagigiliwan ngayon ng mga netizen. Umabot na sa 2 milyong views ang video ang in-upload ni Teacher Bena Canubas noong June 26. Umani din ito ng maraming reaksyon at komento mula sa mga netizen. Sa video, makikita ang kwelang pagtitinda ni Teacher Bena. Si Teacher Bena ay isa sa mga guro sa Canubing Elementary School. Bakit naisipan mong mag-online selling? Totoo lang po kasi, yung kinikita ko bilang guro ay hindi sasapat sa pangailangan namin. Kaya bilang breadwinner ng pamilyang ito, malaki po talaga yung responsibilidad ko sa aking mga kapatid at tinutustusan ko yung pag-aaral nila. At the same time po, sinushoulder ko din yung mga bayari namin sa tubig at kuryente. Sila po yung inspiration ko sa lahat. Sila yung motivation ko. Para mo naman napagsasabay ang pagtuturo at pag-online selling? Sa totoo lang po, mahirap dahil hindi po biro ang magturo sa maghapon. Sa eskwelahan, isa akong guro, no, at maraming mag-aaral po ang umaasa sa akin na magbigyan sila ng mataas na kalidad ng edukasyon. Ngunit pagdating po dito sa bahay, isa akong ate, isa akong anak, at rakat ko po talaga ang mag-online selling sa gabi. Nasanay na rin po ako dahil katuwang ko naman po sa pagtitinda ang aking mga kapatid at ang aking nanay. At masarap sa pakiramdam na kumikita ka sa malinis na paraan at nakakatulong ka sa iyong mga magulang. Ano namang mensahe mo sa mga viewers at saka sa mga nanonood ng online selling mo? Nais ko pong magpasalamat sa aking mga miners at sa mga walang sawang sumusuporta sa aking maliit na business, no? Nawa ay maging inspirasyon nyo ako, no? Ako po si Teacher Bena, isang guro sa umaga at online seller sa gabi. At yan ang kabuuan ng mga balitang aming tinutukan sa araw na ito. At dahil hindi natutulog ang balita, asahan nyo magbabantay kami sa lahat ng mga kaganapan sa manpalig ng Pilipinas. Ako po si Sherilyn Herder. Magandang gabi, Pilipinas!